Halos kasi simula pa lamang ng taong 2008, noong January 27, nakatanggap ng tawag ang kapulisan sa Bridgewater, isang bayan sa Canada, mula sa hindi mapakaling ina, na nagsasabing nawawala ang kanyang 12 taong gulang na anak na babae. Ayon sa isang babaeng nagngangalang Penny Boudreau, iniwan niya lang daw saglit ang kanyang anak na si Carissa na nakaupo sa kotse na nakapark sa isang parking lot ng supermarket. Namili raw siya ng ilang groceries sa loob ng supermarket at nang bumalik siya sa sasakyan, wala na roon si Carissa. Naging malawakan at mahaba ang paghahanap na ginawa para lamang makita si Carissa. Subalit, matapos ang 2 linggo, ikinagulat ng lahat nang ito ay matagpuan na lamang na isa ng malamig na bangkay. Walang kaalam-alam na ang kaso palang ito ay hindi lamang isang simpleng kaso sa pagkawala ng isang bata, dahil ito ay isang kaso na talagang kagimbal-gimbal at ang mga detalye ay hindi kapanipaniwala. Ano nga ba ang nangyari kay Carissa? At sino ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimeng ito? Myla's Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Si Carissa Paige Boudreau ay ipinanganak noong October 4, 1995 sa kanyang mga magulang na sina Penny at Paul Boudreau. Siya ay inilarawang isang masayahing bata na mahilig kumanta at maglaro. Nag-i-enjoy din siya sa swimming, pagbabasa, at pakikinig ng mga musika, lalo na ng mga kanta ng mga Spice Girls, Miley Cyrus at Hilary Duff. May alaga ring aso si Carissa na may pangalang Lady at talaga namang mapagmahal ito sa mga hayop. Sinabi niya pa na balang araw ay magiging isa siyang bitinerario. Inilarawan din siya ng kanyang ama bilang isang daddy's little girl at sinabing napakalapit nila sa isa't isa. Bagamat may maganda siyang relasyon sa kanyang ama, makikita naman daw ang pagkalayo ng loob ni Carissa sa kanyang inang si Penny. At sa katunayan ay madalas daw na nagtatalo ang mag-ina. Nang maghiwalay si Paul at Penny, nakipagrelasyon naman kaagad si Penny sa kapatid ni Paul na si Shane at nagpakasal nga silang dalawa. Nang 10 taong gulang na si Carissa, ay naghiwalay din si Penny at Shane. Nagdesisyon naman si Carissa na tumira muna sa kanyang amang si Paul, pero nagbago rin ang kanyang isip matapos ang 5 buwan. At bumalik naman siya sa kanyang ina dahil namimiss niya rin daw ito. Lumipat siyang muli kasama si Penny at sa mga oras na iyon ay nakatira na ito kasama ang kanyang bagong kasintahan na si Vernon sa isang 2-bedroom flat sa Bridgewater. Naging maayos naman ang paninirahan nila sa lugar na iyon hanggang sa sumapit nga ang January 27, 2008, ang araw ng pagkawala ni Carissa. Noong araw na iyon, tumawag nga si Penny bandang 8:30 ng gabi sa Bridgewater Police Department para i-report na si Carissa ay nawawala. Ayon sa kanya, napunta raw siya sa Bridgewater Survey Store at dahil nga nagkaroon sila ng pagtatalo sa loob ng kotse, siya lang ang pumasok sa tindahan para mag-grocery at iniwan lang niya si Carissa sa kotse sa parking lot at nawawala na nga ito pagkabalik niya. Agad naman na nagpanik ang lahat, lalo na nang malaman na hindi nga nakasuot ng tama si Carissa para sa malakas na niyebe at malamig na panahon ng araw na iyon. Nakasuot lang daw ito ng itim na hoodie, vest, blue jeans at sandals na pink Crocs. Agad na kumilos ang buong komunidad at ang paghahanap para kay Carissa ay nagsimula. Pati ang mga tao sa kalapit na lugar ay tumulong na din sa paghahanap. Namahagay rin sila ng mga flyers na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa bata. Subalit, nabigo pa rin silang mahanap si Carissa. Ang publiko ay naglagay ng mga poster, lumikha rin sila ng pahina sa social media at nagbigay din sila ng pera bilang donasyon
para sa kampanyang mahanap si Carissa. Dalawang beses din na nagpakita sa media si Penny upang humingi ng tulong sa publiko na hanapin ang kanyang anak. Dito ay nag-iwan siya ng isang nakakadulog na pusong mensahe para sa kanyang nawawalang anak na si Carissa. Katulad ng pagsabing namimiss niya na ito pati na ng mga lolo't lola niya at ng mga kaibigan nito. Nagpatuloy pa rin ang malawakang paghahanap kay Carissa hanggang sa sumapit na nga ang February 9, isang katakot-takot na balita ang dumating. Iniulat ng isang babae na may nakita ang kanyang 9 taong gulang na anak na lalaki na may mga daliri ng paa na nakalabas sa isang makapal na niyebe sa pangpang ng ilog. Mabilis na dumating ang pulis sa sinabing lugar at kinilala ang labi. Ito nga ay kay Carissa Boudreau. Nang makita ang bangkay, nakahubad ito ng pantalon na nakasabit na lamang sa kanang binti nito at ang underwear niya ay nasa tuhod na nito. Napag-alaman ng chief medical examiner na asphyxiation ang sanhi ng pagkamatay ng bata at nakumpirma nga na sinakal ito sa kanyang liig. Nang sumunod na linggo, inilibing na ang kaawa-awang si Carissa at maraming tao ang pumunta upang makiramay. Pinangunahan ni Reverend Perry Ingersoll ang libing. Ipinakita rin sa slideshow o video ang iba't ibang masasayang sandali sa maikling buhay ni Carissa. At pagkatapos ay pinatugtog ang kanyang paboritong kanta. Dalawa sa mga tiyahe ni Carissa ang nagbasa ng mga tula para sa mga taong umiiyak ng mga sandaling iyon. Pero kapansin-pansin na sa buong emosyonal na libing ay may isang taong nananatiling walang reaksyon sa kanyang mukha. At ito ay ang ina mismo ni Carissa na si Penny. Ilang araw lang matapos ang libing ng kanyang anak, lumipat si Penny sa Halifax. Walang oras na sinayang ang mga kapulisan upang lutasin ang kasong pagpaslang kay Carissa. Kaya't umaksyon silang agad at kinapanayam ang daan-daang tao. Ngunit bigo pa din silang mahanap ang sospek. Dahil nga wala silang makitang sospek, ay naituon nila ang kanilang atensyon sa kakaibang pag-uugali ni Penny kasunod ng pagpaslang sa kanyang anak. Nakabuo ng teorya ang mga pulis na may kinalaman si Penny at ang ka-live-in partner nitong si Vernon. Sinimulan naman agad nila ang malalimang imbestigasyon sa dalawang ito. Pumunta sila sa apartment ni na Penny at Vernon at dito nga nila natagpuan ang isang diary na isinulat ni Carissa mula noong December 2007 kung saan ipinahayag niya ang kanyang damdamin sa kanyang buhay sa kanilang tahanan. Sa unang pahina, isinulat niya ang 6 na dahilan kung bakit siya malungkot. Ilan dito ay dahil nakatira lamang sila sa maliit na apartment at nasisikipan siya dito. Gayun din ay palagi raw niyang kailangang matulog ng mas maaga kaysa sa dati, pati na ang kailangan niyang pumasok sa school. Ang pangalawang note naman ay nakalagay ang 6 na dahilan kung bakit siya nagagalit. Karamihan dito ay tungkol sa pakikipagrelasyon ni Penny kay Vernon at ang pagkamiss niya kay Shane na dating asawa ng kanyang ina. Noong February 11, inulat ng mga kapitbahay ang isang detalye nang narinig nilang kaguluhan na nagmumula sa apartment ni na Penny at Vernon. Ayon sa kanila, naririnig nila ang pagtatalo ng dalawa. Paulit-ulit daw na tinatawag ni Vernon si Penny sa palayaw nitong Pen at sinasabing ang mga katagang ito. Pen, paano mo nagawa ito? Pen, magsalita ka, Pen. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ako sinangkot dito. Inaresto naman agad ng mga pulis si Vernon at Penny noong February 14. Pero dahil sa kakulangan ng ebidensya upang kasuhan sila, ay walang nagawa ang mga pulis at pinalaya naman agad sila kinabukasan. Kasunod ng nabigong pag-aresto sa mga hinihinalang sospek, patid ng mga imbestigador na kailangan na nilang magsagawa na isang undercover na operasyon upang tuluyan ng malaman ang katotohanan. Naglungsad sila ng isang elaborate undercover operation na pinangalanan nilang Mr. Big upang malaman kung totoong sangkot sa pagpatay sina Penny at Vernon.
Isang undercover agent na nagpanggap na membro ng isang crime syndicate at nakipagkaibigan siya sa dalawa. Itinanggi ni Berno na sangkot siya sa pagpaslang pero may hinala raw siya na sangkot si Penny at pinapanatili niya lang daw ang kanilang relasyon upang hindi siya isangkot ni Penny sa krimen. Nakuha rin ng undercover agent ang loob ni Penny pagkaraan ng 4 na buwan na pakikipag-usap niya dito. Pinaniwala nila si Penny na ang undercover agent na ito ay isang crime boss na makakatulong sa kanya na pagtakpan ang pagpaslang niya kay Carissa. At sa wakas, noong June taon ding iyon, ginawa ni Penny ang pag-amin sa pagpatay sa kanyang sariling anak. Ayon kay Penny, sinabi ni Vernon na kailangan niyang pumili sa pagitan niya o ng kanyang anak. Nagtapat si Penny sa undercover agent na gagawin niya ang lahat para kay Vernon at para raw sa kanya. Mas masakit isipin na mawawala si Vernon kaysa sa pagkawala ng sarili niyang anak. Ang pag-amin ni Penny ay umabot hanggang sa pag-reenact niya ng mga ginawa niya kay Carissa sa mismong lugar kung saan ito namatay. Sumulat din siya ng detalyadong salaysay tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Sinabi ni Penny, noong January 27, isinama niya sa isang drive si Carissa, mga alas 3 o alas 4 ng hapon. Ilang oras silang nag-drive habang nag-uusap. Ngunit, bigla na lang daw nag-init ang kanilang usapan at pareho silang nagalit. At sinabi ni Penny na dito na raw niya napagpasyahan na gawin ang dapat niyang gawin. Nagmaneho siya papunta sa Subways at pumasok nga si Penny sa loob at iniwan ang kanyang anak na si Carissa sa loob ng kotse. At bago bumalik sa kanyang sasakyan. Tinawagan niya si Vernon at nagsinungaling siya dito sa pagsasabing nawawala na sa mga oras na iyon si Carissa. Pagkatapos ay bumalik siya sa kotse at inilagay ang mga pinamili sa likod ng sasakyan. Habang ginagawa niya ito, kumuha siya ng isang tali at inilagay sa kanyang bulsa. Habang nagmamaneho si Penny, patuloy na sinasabi ni Carissa na nais niyang bumaba ng kotse. Tinungo ni Penny ang isang liblib na lugar sa William Hebb Road at sinabi kay Carissa na kung gusto niyang lumabas ay lumabas na siya. Pareho naman silang bumaba ng kotse at nagtalo. Agad namang hinila ni Penny si Carissa ngunit nagpupumiglas ito kung kaya hinampas niya ito ng malakas at tuluyan na ngang natumba si Carissa. Ginamit ni Penny ang tuhod niya sa dibdib ni Carissa para ipitin ito at ang huling katagang nasabi ni Carissa ay huwag mami. Binaliwala lang ito ni Penny. Pagkatapos ay tinalian niya ang mga kamay nito at pinaikot din ang tali sa liig nito upang masakal ito. Sabi pa nga ni Penny, ramdam niya raw na pilit na ginagalaw ni Carissa ang kanyang mga kamay, ngunit ilang sandali lang ay tumigil na ito sa paggalaw at binawian na nga ito ng buhay. Pagkatapos ay nagmaneho si Penny sa isang liblib na lugar sa kahabaan ng La Hebe River. Dito, inilabas niya ang bangkay ni Carissa galing sa kotse. Naisipan din ni Penny na hubaran ito at ibaba ang pangloob na kasuotan nito upang isipin ng mga tao na biktima ito ng pangahalay. Pagkatapos ay iginulong niya si Carissa. Alam niyang lumalamig ang panahon at ito ay matatabunan na ng niyebe at hindi basta-basta makikita dito ang bangkay ng bata. Pagkatapos ay sumakay uli si Penny sa kanyang kotse at kinuha ang hoodie, vest at isang pares ng sandals nito at itinapon ang mga ito sa isang basurahan sa tabi ng swimming pool sa Bridgewater. Nang makauwi si Penny ng bandang alas 7 ng gabing iyon, sinabi niya kay Vernon na kusang loob daw na umalis si Carissa at hindi na bumalik. Tumawag nga siya sa mga pulis bandang alas 8:30 ng gabi. Tumawag din siya sa kanyang mga kaibigan at guro ni Carissa upang ipaalam ang kanyang gawagawang kwento. Sa hinabahaba nga ng isinagawang operasyon, ang 34 na taong gulang na si Penny Patricia Boudreau ay sa wakas ay naaresto noong Biyernes, June 13 sa Halifax. June 16, 2008,
ay naganap ang unang paglilitis sa Bridgewater Provincial Court. Siya ay nahaharap sa kasong first degree murder. Gayunpaman, si Penny ay nagplead ng not guilty para mapababa ang hatol sa second degree murder. At ang plea deal ay napagkasunduan upang maiwasan ang isa pang paglilitis. Si Penny Boudreau ay nahatulan ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit sa ilalim ng tinatawag na Faith Hope Clause, siya ay maaring mag-apply para sa parol pagkatapos ng 15 taon. Gayunpaman, ang korte ay nagpasya na hindi sangkot si Vernon sa pagpatay kasunod ng pagka-aresto kay Penny. Sinabi ni Vernon na hindi niya kailanman pinapili si Penny sa pagitan niya at anak nito. At sa halip ay iminungkahi niya lang daw kay Penny na kailangang may gawin ito tungkol sa palagiang pagtatalo nilang mag-ina. Sinabi niya na nababahala raw siya sa away sa pagitan ni na Penny at Carissa. Kaya sinabi niya na dapat tumira si Carissa kasama ang kanyang ama. At kung hindi raw ito gagawin ni Penny ay si Vernon na lang daw ang aalis. Sinabi rin ni Vernon na hindi niya masukat ang kanyang konsensya sa nangyari kay Carissa. Nang si Penny ay nagsimulang maglingkod sa Nova Institution, siya ay na-diagnose na may depression, anxiety at borderline personality traits. Ayon nga kay Crown Attorney Paul Scobel, dalawa ang naging motibo sa pagpaslang ni Penny sa sarili niyang anak. Ang pinakauna raw ay ang pangunahin niyang motibo ay ang pakiramdam ni Penny na ang presensya ni Carissa ay isang panganib sa relasyon sa pagitan nila ni Vernon at kailangan niya raw na patayin si Carissa upang malutas ang problemang iyon. At ang pangalawa, ayon kay Penny, ang kanyang 12 taong gulang na anak ay nagsasalita ng masama tungkol sa kanya at sinasabi ito sa mga kaibigan niya at sa iba pang mga tao sa komunidad. Ang ama naman ni Carissa na si Paul Boudreau ay sinusubukan pa rin na maunawaan kung ano ang nangyari. Nagsisisi raw siya dahil pinayagan niyang bumalik si Carissa kay Penny. Ayon sa kanya, nakakalungkot isipin na ang isang batang nais na maging isang bitinerario balang araw ay nagwakas ang buhay dahil lamang sa isang makasariling ina na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ng lubos na pagsisisi sa kanyang kriming ginawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Miles Crime Story.